Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is December 31st. Happy New Year mga kochero. Unahin natin dito. Ang galing ng ano, by the way, shoutout sa aking executive assistant na si Katie. No? Siya yung, kasi binigay sa akin to naka-word file. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, oh gawin mo itong presentation. No? Pagpasa ko sa kanya, ganito na yung itsura. Napakaganda na. So shoutout kay Katie. Andito si Katie eh. Shoutout uli kay Katie dahil siya po ang gumawa nito. Good job, Katie. So, nagpadala rin po ng accomplishment report sa atin ng OWA. Okay? So, July to December. Yan. OWA naman to, mga kutsero. Oh. Ito yung mga accomplishment sa ilalim mo. Yan. Mamaya, isa-isahin natin yan. Siyempre, yung mga OFWs. Diba? By the way, mga kutsero, ang ating pong OWA Chief Administrator ay si Arnel, si Admin Arnel Ignacio. So, siya na po ang ating, what do you call this? Chief Administrator. Dati Deputy Administrator siya eh, pero ngayon siya na yung humahawak. So, ano na pong nagawa ng ating OWA? Nilampasan ko lang po yun, ha? Mga scholarship, mga kutsero, tindi nito. Scholarships. A scholarship grant to qualified dependents of OFWs consisting of a maximum of 60,000 pesos per school year until the completion of baccalaureate course. For incoming freshmen, the selection of scholars is determined through the DOST national exams. Only the top 400 passers are considered for entry as freshmen. And 600 slots are for those who are already enrolled in college. So, yan. Oh, mga ano, kaibigan natin OFWs dyan, no? Baka kung meron kayong magaling na anak, matatalinong anak, no? Pag-examine nyo sa DOST at baka makakuha ng scholarship, sayang naman. Diba? Sayang naman. Ito, scholarship naman for dependents. So, kung hindi mo anak, pwede rin mga dependents mo, no? A scholarship program that offers financial assistance amounting to 20,000 per school year. So, yung kanina 60,000, ito 20,000. For qualified dependents of OFWs who receive a monthly salary of not more than $600 and who shall enroll or currently enrolled or have been enrolled in any 4-year or 5-year baccalaureate courses. Yun, pwede rin. Pang-dependents naman to. Uy, kayong mga ano OFWs dyan, take advantage of to. Sayang to. Scholarship, laking tipid din sa inyo yan. Ito naman, isa. Education and Livelihood Assistance Program for the Dependents of Deceased OFW Workers. OFW members pala. So, pang mga ano naman to, pag binawian ng buhay, pero active pa siya sa, active pa siyang OFW. Ayun, pwede. So, pwede to sa mga survivors of deceased OFWs who were active OWA members at the time of death and families of OFWs who are incarcerated or convicted and meted out the death penalty in foreign countries. Death penalty dahil siguro para sa mga nasa Saudi. So yan. Kausapin nyo rin po si OWA para dyan. No? Sayang yan. For dependents naman to ng deceased OFWs. Take advantage nyo po yan mga kutsero. It is intended to provide, aside from financial assistance, for the continuing of a qualified dependent, a livelihood activity for surviving members of the family to augment the family income. So, yan po ang scholarship for dependents. Ay, mga kaibigan natin dyan, no, mga nasa abroad, OWA hotline. Pwede nyo pong tawagan ng OWA. Unified hotline number for Filipinos working abroad in order for you to call in case you need to report your questions or issues. As an OFW, this hotline is part of the new programs and services from OWA under Sec. Arnel Ignacio. The OWA hotline number is 1348. 1348. It is available 24/7. The hotline aims to provide faster response, especially for distressed overseas Filipino workers. Take note nyo na rin ito, mga kutsero, yung WhatsApp tsaka Viber numbers.
Take note nyo na rin yan para ano, para pag may problema kayo dyan, kung nasaan man kayo, mga OFWs, no? Para matawagan nyo agad si OWA. Di ba? Screenshot nyo na to, itong Kabayan Helpline, no? Mga ano yan, mga Viber numbers tsaka WhatsApp. Yun. Repatriation program. If I'm not mistaken, huling kwento sa akin ni Admin Arnel, eh umabot na yata sila ng mga... Itong recent lang, itong nakaraan lang, parang nasa 1,000 something something. Sa isang flight. Isang flight ang pinauwi nila, mga 1,000 something something ang umuwi. So, ito ay para sa mga distressed OFWs. Yan. So, iuwi kayo ng Pilipinas hanggang bahay. Hanggang bahay. May pa-allowance pa kayo. Yun ang kwento sa akin. And merong OFW Children's Circle that provides holistic programs and services for the benefit of OFW children. And they will also work closely with other stakeholders. Okay, under this program, tumutulong ang OWA na i-develop ang skills at talents ng mga batang OFW. Yung mga anak ng OFW. So yan, dependent circle. Ayos to ah. May Balik Pinas program. Alam niyo ba to? Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Alam niyo ba to? Oh, hindi ko alam to eh. A package of livelihood support assistance intended to provide immediate relief to returning member OFWs amounting to a maximum of 20,000 as startup capital, startup or additional capital for the livelihood project. So kapag ano, pag gusto niyo na magstay sa Pilipinas, ayaw niyo na sa abroad at gusto niyo na magnegosyo sa Pilipinas at active member kayo ng OWA, eh pwede kayong ano mabigyan ng 20,000 pesos. Make sure lang na active member kayo ha, kasi from what I understand is nire-renew yan every 2 years. So, make sure lang na active member kayo. Kapag kayo ay nasa opisina ng OWA, eh meron na silang coffee shop para sa inyo. Oh, doon na lang kayo ano, libre ba to? Migrants Brew will serve free coffee to all OFWs while waiting for their papers and concerns to be processed. Oh, yan. No? Second home nyo na raw ang OWA office, kaya ganun. Push nyo na yan. Pwedeng-pwede yan. Caring-caring. May coffee shop para sa inyo dun sa OWA. So, ito po ang vision mission ang ng OWA for the following year. Okay, doon na tayo sa mission. By 2023, OWA has instituted more effective mechanisms to ensure that the rights and interests of OFWs are adequately protected and safeguarded. Yan. And OWA cares. So, sa mga kaibigan ng OFW, huwag nyo kalimutan yung mga programa ng OWA. Huwag nyo kalimutan niya. Kasi, kayo rin ang maikinabang yan, mga kuchero, no? Kayo rin ang maikinabang dyan eventually. Kaya, huwag nyo kalimutan ng OWA. Okay. So, yan po ang updates or mga, what do you call this? Accomplishments ng Marcos administration in the past 6 months. Bye, everyone! See you next year! Happy New Year! Bye!